Hello sa inyo mga Delina, I export today's video. Pagpapatuloy na po natin ang episode 63 of today's with Madam Season 4, okay? Fire 1 to 1, okay? Dako na tayo agad-agad sa next pan. Susunod na pala tuntunan ng ating show. Ito ang gustong-gusto natin lahat. Ito ang the word of the day. Ito ang lahat. Ito ang kinahihintay ng lahat ng manunood ng ating show sa aking YouTube channel. Okay. Ang ating word of the day na bibigyan kahulugan for today ang salita single meaning law. Ang single meaning law, kontento ka na sa pagmamahal ng iyong mga kaibigan, pamilya. Ibig sabihin, single law. Ikaw lang mag-isa, kaya mong buhay na sarili mo kahit wala kang relasyon o pag-ibig na namandadal sa buhay mo. Ibig sabihin, allergic ka sa love. Hindi ka ayaw mong magmahal. Ayaw mong umibig. Hindi ka ayaw mong masaktan. Ibig sabihin, hindi mo kayang magmahal ng tao. Hindi mo kayang magmahal ng hindi nasasaktan. Siyempre, pag nagmamahal ka, nasasaktan ka lang talaga kung may ginawa ang karelasyon mo na mali. Kasi, pag hindi naman, ginawa naman ng kapwa-tao mo ay tama, hindi naman gagawa ng mali. Siyempre, yon. Kasi nga, hindi naman makakagawa talaga yun ng perfect sa kapwa-tao. Dapat gumawa lang tayo ng kasiyahan sa isa't isa. Huwag tayong magtatanim ng galit sa kapwa-tao. Maging open-minded tayo sa isa't isa. Maging isa tayong part sa tao sa isa't isa. Na isa itong halimbawa na kahit wala kang lalaki sa buhay mo, at least maraming nagmamahal sa iyo. Yes. Yun lang ating bibigyan ko lang dito lang yan sa the word of the day. Dako na tayo dito lang yan sa palatutunan ng aking show dito sa Madam Magdalene segment. At once sasagutin ni Madam Magdalene ang iyong love problem. Okay, meron tayong dalawang letter sender na nagpadala na kanila mga love problem mula sa aking YouTube channel, Instagram, at iba ko pang social media account. Okay, unahin na natin ang una nating letter sender mula kay Jeneline Bartolome. Sabi ni Jeneline Bartolome, Madam Magdalene, ano po ang gagawin ko kung lagi na lang po kami nagtatampuhan ng boyfriend ko dahil sa walang oras sa isa't isa. Siyempre, lahat ng magjojowa, lahat ng pinag-aaway ng mga jowa, syempre ang quality time nila sa isa't isa. Dapat hindi mawawala sa isang magjowa ang quality time o sa oras nilang dalawa upang magsaya at magmahalan o pangintindihin yung isa't isa o damayin yung problema ng isa. Kung ano ang problema ng isa, problema din ng isa na dapat solusyonan ng dalawa. Kasi nga, magka-relasyon kayo na dapat intindihin yung pagmamahal nila at mo sa isa't isa. Dapat intindihin mo yon. Kung hindi mo naiintindihin yung sitwasyon niya, dapat alam mo yung ginagawa mong good and bad sa kanya. Alam mo yung state ninyo sa isa't isa na hindi ka na masasaktan sa susunod na gumawa ka ng mali. Oo. Dapat may oras ka pa rin sa kanya. Hindi mawawala ang quality time nyo sa isa't isa. Siyempre, pag nawala ang quality time nyo sa isa't isa, hindi na ibig sabihin yon mahal ka niya. Ang ibig sabihin ng pagmamahal, makokontento ka sa isa. Hindi ka na maghahanap ng iba. Ibig sabihin, kung nagtatampuhan kayo, kung hindi lang ka, nawawala lang kayo ng quality time sa isa't isa, dapat magkaroon kayo ng quality time sa isa't isa. Ang quality times kasi sa isa't isa, meron paglaanan mo ng oras ang iyong jowa. Hindi mahalaga ang jowa, pero kahit kailan, wag yung mawawala ng oras ang iyong jowa. Kahit isang oras kalahati lang, bigay mo sa kanya, sapat na. Sapat na.
sapat na sa kanya yon. Kapag alam nila sa sarili natin na gawa ka ng tama o mali sa kapwa-tao mo, alam niyang honest ka sa kanya na hindi ka nagsisinungaling. Dapat honest ka din sa kanya, Jeneline, kasi kapag honest ka sa kapwa-tao, sa jowa mo o sa karelasyon mo, magiging honest din yun sa sayo. Makagawa lang siya ng tama. Ibig sabihin, okay na. Solved na lahat. Makagawa lang kayo ng tama sa isa. Alam mo at makakaintindihan nyo yung love sequence ninyo. Alam na ng bawat tao na, maiintindihan nila yung mga love sequence nyo na hindi mo kailangan gumawa ng tama at mali para lang masaktan mo yung tao. Dapat ikaw pa yung gumawa ng dahilan para magkaayos kayo. Kung gusto nyo magkaayos kayong dalawa, huwag kayo magtatampuhan ng dahil lang hindi kayo nag-uusap ng matagal. O saglit lang kayo nagkakapag-uusap o by video ko lang kayo o by internet communication lang kayo mag-uusap o social media communication lang kayo mag-uusap. Dapat intindihin mo yung isa't isa. Kung maintindihin yung isa't isa, okay, walang mangyayari, hindi mauuwi yun sa hiwala. Yan. Dapat maintindi, putuhin yung love ninyo sa isa't isa, hindi mo mawala trust. Pag nawala yung trust mo sa kanya, ibig sabihin, mawawasak yung love nyo sa isa't isa. Kapag may trust ka sa kanya, maganda ang trust mo sa kanya, hindi mawawala ang love and trust mo sa kanya kasi mahal ka niya at iniintindi mo siya at hindi ka niya iiwan sa kabila ng mga pasakit ang ginawa niya sa'yo at sakit sa pasakit yung ginawa sa pagmamahal mo sa kanya. Intindihin mo lang siya, pag naintindihin niyo lang, alam niyo na kung hindi na makakagawa ng perfectly na mali sa isa't isa yon. Okay, maraming salamat sa pinanood mong letter gender, Jeneline Bartolome. Okay, dako na tayo sa next lesson, letter sender. Letter sender mula kay Carolina Pascual. Sabi ni Carolina Pascual, Madam Magdalene, ano pong gagawin ko sa nanay kong ano pong gagawin ko sa nanay ko pong istrikto sa mga jowa ko? Okay. Ngayon, first time lang yung mangyari na magbatala sa akin ng letter sender na ganyan ang isosolve kong problema tungkol sa love. Okay. Siyempre, sabihin, mag-usap kayo personally ng iyong nanay. Siyempre, mag-usap kayo ng personally. Kailangan mo mag-usap ng personally. Kapag nakapag-usap na kayo ng personally, sabihin mo sa kanya yung mga nararamdaman mo. Matagal mo na hindi nalalabas. Sabihin mo sa kanya, ngayon na. Sabihin mo sa kanya yung matagal mo nang hindi nalalabas. Sabihin mo sa kanya yon. Sabihin mo sa kanya yung mga hindi niya, hindi mo kayang sabihin sa kanya sa harap niyo. Hindi lahat ng lalaki manluloko. May mga lalaking seryoso at hindi ka iiwan. Minsan, yung pangit pa mismo ang hindi nang iiwan. Oo, kasi kapag pangit ka, hindi ka nakamahal-mahal. Ibig sabihin, kapag pangit ka, kaya kang ipaglabang hanggang dulo. Ibig sabihin, hindi ka na masasaktan at hindi ka na iiwan kung hahanap ka lang ng lalaking hindi perfecto, hindi ka gwapuhan, pero mabait, masipag, at maaasahan, okay na yon at okay na yun sa buhay mo. At makakaahon, mabubuhay ka niya, pati ang gagpaggawa niyo ng pamilya. Kailangan niyo lang love and trust and love sa isa't isa na hindi ka na maapektuhan yung mga nararamdaman mo sa isa't isa. Alam niyo naman na kapag hindi naapektuhan ang love and trust ninyo sa isa't isa, hindi na maaari ito na maapektuhan ito sa isa't isa.
Kasi mismo ang love pa rin ang makakasira kapag hindi wala kayong tiwala sa isa't isa. Kasi may mga magjowang walang tiwala talaga sa isa't isa. Yung nawawalan ka na ng tiwala sa kapwa-tao mo dahil hindi kanya nakakagawa ng faithfully love and trust and love sa isa't isa. Okay? Yun lang pong mapapayo ko sa iyo. Sa iyo, Ashley. Ashley Padilla, okay? Dako na tayo sa next letter sender. Dako na tayo dito lang yan sa next patutuntunan ng aking show. Eto, wang! Bigyan ka hulagan nito ni Madam Magdalene. Ang bibigyan ko hulagan ngayong araw na ito ay trusting love. Ibig sabihin ng trusting love, may tiwala ka sa karelasyon ninyo. Kalasyon mo na hindi kanya sasaktan. Oo. Kung may tiwala ka sa kanya na hindi kanya sasaktan, syempre, huwag kang gagawa ng mali na kakasira sa relasyon, sa relasyon ninyo. Kasi hindi mo makakagawa ng faithful yon sa isa't isa kung alam mo na masasaktan ka ng lubos o iiwan ka ng masakit. Kung iniwan ka, dapat mong ipaglaban ng pagmamahalan ninyo. Dapat trust. May trust kayo o tiwala sa isa't isa na yun ang pundasyon na hindi masisira ang relasyon yung dalawa. Yun ang mapapayo ko at tapos na aking segment at si Madam Lucy na ang susunod sa akin. Maraming salamat sa panunod nyo ng aking segment. Ako si Madam Magdalene. Dito lang yun sa Madam Magdalene segment. Goodbye and babushi! Hello sa inyo mga Lucy Natics ng 40 Days Video. Pagpapatuloy na natin ang Season of 4 Episode 63 Park 1-1 ng aking ang aming show dito sa Today's with Madams. Okay, dako na tayo dito lang sa palatuntunan ng aking show. Ito ang mga tips sa kagandahan ni Madam Lucy. Hindi mawawala, syempre, ang ating mga meron tayong mga magkakaroon tayo ng mga ano dito, di ba? Yung mga itim-itim sa mga dito sa dito mga itim-itim dito sa leeg, mawawala yan kapag naglagay ka ng pulbo at harina. Nakakatulong ang pulbo na mag-acidite o maputi, maging maputi at makinis ang iyong leeg. Kasi makakapagbigay yan ng absorbic acid at hindi ito nagiging tuluyan na doon namumuo ang bakterya. Ibig sabihin, maayos mo ito ng maayos at hindi mawawala yung love and trust ninyo sa isa't isa. Oo, okay? Yun lang mapapayo ko dito lang sa mga tips sa kagandahan ni Madam Lucy. Dako na tayo dito lang yan sa mga payo ni Madam Lucy sa kagandahan. Siyempre, hindi mawawala. Siyempre, kapag bibili kayo sa init, pwede naman kayong bumili ng payong na mahaba. Yung hindi maapektuhan yung layer pack ng leeg nyo para hindi mangitim. Kasi yan ang dahilan para mangitim ang iyong leeg. Okay? Yan ang mapapayo ko dito lang yan sa mga payo ni Madam Lucy. Maraming salamat sa panonood ninyo ng aming vlog. Magkita-kita ulit tayo bukas sa Park 222 ng Today's with Madam Season 4 Episode 63. Goodbye and babushi!